Yun, ba't may ganun na siya ngayon? Ano Okay. Let's start our prayer breakfast. Nag-breakfast na tayo. Hindi pa. Hindi pa. Konti, konti. Hindi pa, ano. Hindi ka pa pinapakain okay ni Sister LB. Galing ako sa kabila nito eh. Nandun ako kapon, umuwi ako kapon eh. Meron mga ginawa. Ayos. So, exciting. Ito na pala yung bago nating fellowship schedule. Yan. Wednesday, 9 a.m. LA Pastor's Prayer. Yan yung District Pastor's Prayer Meeting. 10 a.m. doon natin papasok yung discipleship natin, meeting natin. And then prayer breakfast. So, tapos na tayo sa discipleship tsaka meeting natin. And then 7 p.m. Walk through the Bible mamaya. Virtual midweek. Friday naman, 8 p.m. Zoom Life Group. And then Saturday, 10 a.m. La Filnas Basketball. Starts sa June. And then 12 p.m. Worship Team Practice. Tapos bukas na rin yung opisina natin. By that time, dyan na rin tayo magtatatag ng mga gamit natin. Siguro gawin na natin sa morning, no? Mga 10 a.m. Ganun gawin natin yung pagtatag. Saturday pa sa... Yeah. Yeah. Tapos po, Sunday 9 a.m. Siyempre in person at Wiley Chapel. Mm. So, 52 weeks. Ay, hindi. Bakit? Parang mali ito nabuksan ko. Dito walk through the Bible. Sorry, sorry. Mali yung nabuksan ko. Yung prayer breakfast. Yan pala yun. Mali, mali yung nabunot ko. Okay. Welcome to our prayer breakfast. Wednesday. Ano ba date ngayon? May 26, 2021. So... let's start with our verse about prayer for this morning. Let's ask Pastor Bert to read it. Pastor Bert. Okay. Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition. With thanksgiving, present your requests to God. Philippians 4:6. Amen. Yeah. Amen. Oh, huwag daw mag-alala sa lahat ng mga bagay. Huwag daw mataranta. Yeah. Diba? Ngunit sa lahat daw ng bagay na sa pamagitan ng panalangin at pagingi sa Panginoon. Nang may pasasalamat. May ano eh, no? May magandang ano doon, karugtong. Dapat daw mag-thank you. hilingin lang daw sa Diyos. Diba? Amen. Yeah. Hindi tayo kumbaga maganda kasing pasimulan yung prayer na, day na prayer breakfast natin na assurance from the word of God na ba't ba natin ginagawa to, 'di ba? Alam niyo madaming tinatamad magpray kasi hindi nila alam yung reason eh bakit nila ginagawa. O kaya hindi nila wala silang assurance anong epekto nito. 'Di ba? Kaya nga minsan eh importante rin nga na pagka daw iinom ka ng gamot basahin mo daw yung ano kung ano yung 'di ba meron siya sa parang label no na kung ano yung magiging epekto sa ng gamot. 'Di ba? So halimbawa, sabi ng gamot eh mawawala ang ubo mo or sipon mo. Kumbaga, habang binabasa mo na eh parang hindi mo pa iniinom yung gamot, nararamdaman mo na epekto, 'di ba? Or minsan naman pag binasa mo naman yung side effects, may effect din sa iyo. Parang kahit wala naman, naiisip mo parang sumakit, parang sumakit yung ulo ko, parang gano'n. No? So may epekto pag pwedeng bad or good. Pero ito good effect. No? Kapag bago ka manalangin, eh, ina-assure ka ni Pablo na gaya ng sinulat niya sa mga taga-Pilipos na huwag ka mag-alala, huwag ka mataranta. Present mo lang sa Panginoon yung panalangin mo. Nang may pasasalamat. No? At sigurado, sasagutin ka ng Diyos. Alam niyo, prayer is the power bank for our daily journey. Ito daw ay soul refresher, stress reliever, at saka syempre means of communication sa Panginoon. At para sa atin sa LA Filnas, ito ang ating backbone of ministry. Hindi na tayo, pag nag-stop na tayo mag-pray, wala na. Wala na mangyayari sa church natin. So, ang expected results natin sa ginagawa nating to para sa ating flock, di ba?
May selflessness, matuto tayo maging selfless to pray for other people. For other people. And then teach people how to pray. Turuan natin sila. And form a habit of praying. Yan, para magkaroon sila ng habit ng pananalangin. Praise report muna tayo. Meron po ba kayong praise report? Praise report. Any praise report? Ako po on behalf of Conrad. Okay, ano ba? Buntis si Conrad. Ako, Conrad. Tinawagan siya nung boss niya kahapon nung nandito na siya sa bahay. Taka, gusto mo bang i-post ko yung ano recording? Sige po. Okay, papost ko mamaya. Million-million. Baka million dollars ang babanggitin mo eh. Papost ko lang. Okay. Ayan, balik tayo. Regular programming. Praise support pa, meron pa. Bukod dun sa million-million dolyar na ano, praise. praise report pa kayo? Praise report. Siyempre, praise report. Yung sa basketball natin, yan, praise report yan. Yung compassionate ministry natin, no, successful lahat. So, praise support din yan. So, ano pa ba? Para sa akin, eh, praise support yung opisina, umayos na. Okay. Masalamat din yan. Yeah, malinis na yung office. Nako, 8 dead in Bay Area shooting. My goodness naman. Oh. May shooting na naman. Yeah. Sa ano na tayo? Sa San Jose? Kasama nga sa prayer list natin itong shooting eh. Okay. Yeah. Manalangin na tayo. Mauna na ako. Tag-iisang slide. Ay, di makapag-pray si Pastor Bert. Tayo na lang. Okay na, Pastor. Into na. Pwede, Pastor. Ah, pwede kayo. Oh. Sige, bibigyan ko kayo. Pwede po. Pwede ako naman nagdodrive. Makaraya po. Baka mapapikit si Pastor eh. Yeah. Kunya pa pa. Dan yan. Sige. Okay, Pastor. As we pray. Siya yung nagdrive. We will siyempre start with adoration, praising God and contrition, asking for forgiveness, thanksgiving, showing God our gratitude, and syempre, yun na yung prayer list natin, asking God for all the favors na kailangan natin. So we will pray from outside, then papasok sa atin. Simula sa buong mundo, our countries, yung ating US, Philippines, our churches, specifically La Filnas, and then neighbors natin, friends, relatives, at saka patungkol sa atin. Mm-hmm. Okay. Let's start. Nalangin tayo. Hallelujah. Jesus. Nakilang Ama sa langit, maraming salamat po sa kapangyarihan ng panalangin, Panginoon. Nandito po kami ngayon sa umaga na to upang ipahayag sa inyo ang aming pagmamahal, pagsunod, aming yung focus namin, Lord God, gusto namin ibigay sa inyo. Itaas ang pangalan nyo. Patuloy kayong pagpalain, Panginoon, ang puso ninyo. In return, Panginoon, ang puso rin namin ay pagpapalain. We acknowledge that you are our Lord and Savior. We acknowledge that you are the King of Kings and the Lord of Lords. We bless your heart today, Jesus. Lord God, we pray for any sins, Lord God, na naisip na amin o nagawa namin o nasabi namin. Sa umaga na ito, humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng nasabi namin, nagawa namin o naisip namin. Pagkalinisan niya kami, Panginoon. At specifically, humingi kami sa mga specific na mga ginawa naming mali, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At pagkalinisan niyo kami. Dalangin din namin, Panginoon, ng lubos na pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng binigay mo sa amin, patuloy na binibigay at ibibigay pa in the future.
Maaring ito ay personal, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming physical na pangailangan, pinansyal o kung saan paman. Maaring sa pangailangan ng aming simbahan at lahat ng ito, Panginoon, ay dinudulog namin. At forever grateful kami, Panginoon, sa inyo sa patuloy na pagpuprovide niyo sa amin. Panginoon, dinadalangin namin ang mga sumusunod, ang buong mundo, ang bayan namin, Pilipinas at ang Amerika, mga simbahan, lalo-lalo na simbahan namin, ang La Filnas, yung mga neighbors and friends namin, relatives, at kami mismo ay humingi ng panalangin sa inyo, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin ang buong mundo, una-una kapayapaan, Panginoon. Dalangin namin ang pandemic ay mawala na sa buong mundo. Dalangin namin ang bansang US at ang Philippines, Panginoon, na patuloy niyo pong protektahan, pagpalain, gawin yung launching pad ng mga missionaries na tutulong para sa Vineyard at sa Great Commission, Panginoon. We pray for all the world leaders, Lord God, yung mga government and other establishments, Lord, din, Lord, mga organizations na for them to be able to lead their people with the fear of the Lord at mamayani ang inyong spirito, Panginoon, sa kanilang leadership, sa kanilang gobyerno, lalo na kay President Duterte, kay President Biden, sampu na kanilang mga leaders, Panginoon. We pray for safe and effective coronavirus na nag-roll out na. Salamat, Panginoon, dahil kalahati ng adult population sa US ay tapos nang ma-vaccinate. At dalangin namin matapos agad dito sa madaling panahon, Panginoon, at makatulong na ang US sa maraming third world countries na nangangailangan din ng vaccines. Dalangin namin, Panginoon, na yung mga apektado, Panginoon, kung merong storms or fire or hurricanes or earthquakes, kaya na po, Panginoon, ang bahalang mag-comfort sa kanila at mag-provide, Panginoon, sa kanilang pangailangan. We pray for businesses, Lord God, offices, mga restaurants, mga schools, and churches na mag-reopen sa June 15, Panginoon. Safety, Panginoon, at COVID-free ang aming panalangin. Dalangin namin ang lahat ng tao na mag-humble at na mag-repent and turn away from their wicked sins, Lord God. We pray for revival, Lord. We pray for personal revival hanggang sa aming revival sa pamilya, sa community, Panginoon, sa buong city, sa buong mundo. Gamitin niyo, Panginoon, gamitin niyo, Panginoon, ang aming simbahan, Panginoon, na maging ilaw at asin kami sa maraming tao. We pray for world issues, Lord God, yung mga hatred toward Asians and colored people, Lord. We pray na hipuin niyo yung mga puso ng tao, Panginoon. We pray for the pandemic to end. We pray that everything will go back to normal. The old normal, hindi yung new normal. We pray, Lord God, yung vaccine for COVID-19 will be very, very effective. We pray for provisions, lalo na sa India, Panginoon, na nangailangan sila ng vaccines ngayon. We pray for the world economy to recuperate. Lahat ng bansa, Panginoon, ay umayos ang economy nila. Alangin namin yung Asian hate, Panginoon, na mawala at hipuin niyo yung mga puso ng mga taong galit sa mga Asians. Yung mass shooting, Panginoon, katulad ngayon, 8 yung namatay sa Bay Area, Panginoon. Dalangin namin na matigil ito. Yung mga namatayan, Panginoon, i-comfort niyo, Panginoon, at huwag na maulit, Panginoon. Dalangin namin ang immigration na mga parating dito na iba't ibang lahi, Panginoon, na tulungan niyo sila sa lahat ng mga karapat-dapat, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na magkaroon ng tamang immigration law para sa lahat ng mga migrante. Dalangin namin ang eleksyon na mangyayari sa susunod na taon sa Pilipinas, ang presidential election na maging mapayapa at ingatan niyo po, Panginoon, ang mga kandidato na huwag magpatayan at makilala niya kayo, Panginoon, lahat ng mga kandidato. Dalangin namin, Panginoon, ang ginagawa naming community pantry or bayanihan sa bayaniwan, Panginoon, na maging pagpapala sa puso ng maraming tao. Lord, we pray for different church issues na kagaya ng Great Commission, huwag mawala sa puso namin, Panginoon. Dalangin namin lahat ng mga missionaries na sinend mo sa iba't ibang dako ng mundo.
We pray for the Church of the Nazarene denomination, for the general superintendents of the DS, at sa mga local pastors, lalo na sa mga taga US Canada region, sa mga Filipino zone churches, sa pangunan ni Pastor Dondi, sa mga Metro Los Angeles Pinoy churches, kahit hindi na Nazarene, ay dadalangin din namin sila, Panginoon, na maging effective sila, Panginoon, sa pagmi-minister sa kapwa namin Pinoy. We pray, Lord God, for our pastoral staff and their families. We pray for Pastor Greg, our DS, Panginoon, for me, Lord God, also my family, for Pastor Bert, his family, Lord God, dalawa niyang anak, si Sister Elvi, at patuloy niyo pong pagpalain niyo, isa niyang anak, Panginoon, na lalagay sa tahimik. Dalangin din namin si Pastor T na buntis ngayon, asawa niya si Conrad at saka si Erza, Panginoon, na dalangin namin na kayo mag-ingat na sa baby niya, Panginoon, si Sister Cled, Panginoon, at makakasama namin siya sa team, Panginoon, bilang karagdagan sa workforce mo, Panginoon. We pray for the English, Spanish, North Korean, South Korean sa part ng MCB, lahat ng mga churches na mga Nazarene pastors and leaders, we pray for them, Lord God, that you bless them. Bless all their ministries, Panginoon, pagdating sa pagpapatakbo linggo-linggo, Panginoon. I'd like to ask Pastor Tin to continue praying for the specific pastoral staff and families and mga pangalan ng mga pastor sa iba't ibang congregations. Yes, Lord. Dinadalangin rin po namin yung ibang mga kasama po namin sa Vineyard niyo, Lord God, ang mga pastors ng LA First Churches, Lord, na kasama po namin dun sa simbahan, Lord God. We pray for Pastor Josue, Pastor Dan, Pastor Michael, Pastor Pedro for the English congregation, Lord God. And ganun din po sa mga pamilya nila at mga mahal nila sa buhay, Lord, na ingatan niyo rin po sila and give them wisdom on how to lead the church, Lord. And ganun din po sa Spanish congregation na si Pastor Juan and Pastor Lina. The North Korean Mission Church, Pastor Jong Won Lee, South Korean Praise Church, na si Pastor Sung Dae Kim and Pastor David Kim. Ganun din po ang pamilya nila, mga mahal na buhay, mga nila, Father God. Lord, ingatan niyo po sila, na mga pastor na to, Lord God, ingatan niyo po ang health nila, Lord. And yes, Lord, give them wisdom kung paano patakbuhin ng maayos yung mga simbahan na inasign niyo po sa kanila, Lord God. We pray that you bless their churches, Lord, with abundance, God, ng members, Lord, and anything that they would need, Father God. Lalo na po nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa inyo. And ganun din po sa lahat ng mga Church of the Nazarene pastors and leaders, tsaka po yung lahat ng mga Christian church leaders all over the world, Lord. Ingatan niyo po sila dahil, Lord, sila po ay mga spiritual frontliners, Lord. Hindi man sila lumalabas kung nasa bahay lang po sila at gumagawa ng mga Zoom Bible studies and meetings nila, Lord. Ingatan niyo rin po sila, Father God. Everything that they need, Lord, pati po yung mga equipments na ginagamit nila, Lord, sa broadcasting pati, Father. Lord, kayo po ang mag-provide. And ingatan niyo po sila sa lahat ng mga sakit, sa lahat ng mga aksidente, lahat ng mga harmful na mga plano ng kaaway, Lord, ingatan niyo po sila, Father God. Maraming maraming salamat po. And also for yung MCB church staff, administrative, custodial, and maintenance, Lord God, na sina Sister Star Brown, si Pastor Dan Bayer, and Brother Curtis Rogers, Lord. Maraming maraming salamat po dahil malaking tulong po sila dito sa LA First, Lord, sa mga ginagawa nila na mga administrative stuff, tsaka yung mga pag-aalaga, Lord God. Isama na rin po natin si Nick, Lord, na nagbabantay po ng simbahan, Father. Yung pag-aalaga po ng simbahan nyo, Lord, maraming salamat po dahil they have the joy in their hearts, Lord God, na talagang pakaingatan yung church nyo, Father. And we also pray na they will be able to find more staff dahil sobrang laki po talaga ng building and the building needs a lot of taking care of, Father.
kayo po mag-provide ng lahat ng mga pangangailangan, Lord. Nawa po'y maging safe ang simbahan na to para sa lahat ng mga taong papasok, Lord. And dun po sa Citizens of the World Charter School, Silver Lake, we pray for sa lahat ng mga principals, mga teachers, office personnel, students, and lahat ng mga students na lalabas at papasok dito sa school na to, Lord God. Ingatan niyo rin po sila, Lord, na mabuhay. Dahil meron pa rin pong COVID, ingatan niyo rin po sila sa COVID, Father God. And nawa po ay maging safe sila sa loob ng church building, Father. And ganun din po na ipinapanalangin namin yung citation from public health, Lord God. I pray na lahat po ng congregation and pati po yung charter school, Lord God, ay sumunod po kami dun sa guidelines ng CDC. And it's for our good anyway, and the good of our people, Lord God, na pumapasok sa simbahan. So Lord, nawa po ay maging maayos po ang lahat. Nawa po kung ano eh masyadong grabe yung citation, Lord, or sana po walang citation at all. Sulat lang, warning lang. So Lord, please help us and teach us how kung paano patakbuhin yung simbahan nyo, yung building na yon, ng sang-ayon dun sa CDC. For our board members and their families. Okay. Sister Minda, Sister Rachel, pati po yung mga pamilya nila, mga anak nila, Lord God, mga mahal nila sa buhay, and all of the Church of the Nazarene board members, Lord. Maraming salamat po dahil kayo po ang naglagay sa posisyon nitong mga taong to, Lord God, and nawa po ay bigyan niyo sila ng wisdom and knowledge on how to run your church na sang-ayon po, like within your will, Lord God. Thank you for their service. Thank you, Lord, dahil ginagawa po nila ito, yung servisyo sa inyo dahil mahal nila kayo at mahal nila ang simbahan niyo. Maraming salamat po. And also the church members, attendees, viewers, and their families, Lord God, maraming salamat po dahil unti-unti na po na bumabalik ang mga attendees and members ng church, Father God. So, Lord, we pray na ingatan niyo po ang bawat isa sa kanila, Lord God. Kahit po yung mga nanonood sa Facebook and YouTube, Lord God, ingatan niyo po sila sa lahat ng mga gawa ng kaaway, Father. And nawa po ay hindi po sila tama rin na manood or pumunta ng simbahan niyo, Lord God. May they crave for that fellowship, Lord. Yung mga godly fellowship na meron ang mga simbahan niyo, Father God. And nawa po ay they will decide that they will surrender their lives fully sa inyo, Lord God, for your glory. Maraming salamat po sa kanila, Lord. And yung mga church ministries po na kayo po ang nagtayo, Father God, maraming salamat po. Dahil dumadagdag na po yung mga ministries sa simbahan, Lord. Yung basketball ministry, magbubukas na. Yung youth and young adults ministry, Lord God, ay magkakaroon na ng activity, Lord. Maraming salamat po. Dahil truly kayo po ang nagdadala ng tao sa simbahan, Lord God. And all we gotta do is take care of them the way that you want us to take care of them, Lord. So maraming salamat po sa mga ministries. And we know, Lord God, na marami pa po mga ministries ang magbubukas. So Lord, please send us the laborers, Lord. Dahil truly the harvest is plenty sa LA, Father God. And I know, Lord, na nabubless po ang heart niyo kapag ka meron po talagang mga nagsusurrender ng buhay nila sa inyo, Lord. And yung mga church equipments po, mga instruments, Lord, maraming salamat for providing. We thank you so much for Zoom na nakagawa po sila ng ganitong technology na kahit nasa bahay kami and pwede kami magsama-sama in prayer, Lord. I bless niyo po lahat ng mga equipments and yung mga broadcast mga applications and mga instruments namin. Nawa po ay mag-glorify namin ang pangalan niyo using all of those equipments and instruments. Thank you, Lord. And ingatan niyo rin po ang mga pamilya ng mga church attendees and viewers natin.
And we also pray for them to have a personal encounter with you and to protect them from COVID, Lord, and any other harm na gawa po ng kaaway, Lord God. Especially ngayon po na magbubukas na ang in-person service ng church, Lord. And we also pray for the upcoming district assembly, Lord God, na mangyayari sa July 1st. Lord, ingatan niyo po ang bawat pastor, bawat asawa ng pastor na pupunta doon, Lord God. And we also pray na maging successful yung district assembly, magawa po at ma-discuss po yung mga dapat i-discuss, Lord. And nawa po ay more years to come pa until, you know, kuhanin niyo kami, Lord God. Lord, dito po sa Church of the Nazarene na kayo po ang nagbuo. Maraming salamat po. We also pray for the upcoming Father's Day. Kayo po ang magdala ng mga tatay, Lord God, sa simbahan, Lord. Kayo po mag-provide ng lahat ng mga pangangailangan, Lord, yung mga surprise gifts, yung mga pagkain, Lord God, everything that we need para po ma-enjoy ng mga tatay ang Father's Day this coming June. Maraming salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Lord, we pray for healing, Lord God, for the following people. Lord God, in Jesus' name, Lord God, we pray for Don Richella for the healing of her cancer, Lord. For Vedi, yung kanyang healing sa pancreas. Kay Brother Danny, yung sa kanyang kidney. Kay Tara Gonzalez, yung kanyang cyst, Panginoon. Ipuin niyo po ito lahat. Yung neck and back pain ni Maria, Lord. We pray for Pastor Bird, Lord God, yung arm pain. Yung kanyang sa likod, Panginoon, yung sa veins niya. Sa eye problem, Lord God, we pray that you continue to touch him and heal him, Lord God. We pray for Alex, yung coronavirus, Panginoon, na gumaling na siya. Talangin namin si Lydia na merong Huntington's disease, Panginoon, na pagalingin niya rin po, Panginoon. We pray for Pastor Teen, kay Jen, sa kanilang pregnancy, na ingatan niyo po sila, Panginoon. We pray for Mitch na sa Kuwait na naglilingkod, Panginoon. Dalangin namin na lagi siyang safe doon. Si Mama Mia, Panginoon, sa Pilipinas, sa makabalik na maayos dito sa Amerika. Dalangin namin lahat ng frontliners at essential workers. At taus-puso kaming nagpapasalamat sa kanilang mga heroic na pang-araw-araw na pagtatrabaho, Panginoon. Dalangin namin sa kanilang pagsunod at sa kanilang courage, Panginoon, ay pagpalain niyo po sila. Mga desire ng puso nila, ibigay niyo po, Panginoon. We pray, Lord God, for Paras, Andilian, Mejia, Maribel, and family, Benasa, Makabanti, Bernales, Sanchez, Arandia, Brenica, Malu, Jing, Hermina, Melissa, Yaon family, Lord God. We pray, Lord, na makakilala ang mga pamilya na ito, Panginoon, sa inyo. I-reveal niyo yung sarili niyo sa kanila. At embrace sila, Panginoon, at magkaroon sila ng salvation, Panginoon, through you, Panginoon. Dalangin namin ang provisions, Lord God, sa mga businesses, lalo na yung mga church members namin, yung Temecula facility, Lord God, na makapasa sa health inspection. We pray, Lord God, kay Cherry Permentera, Panginoon, yung desire ng puso niya para sa kanyang mga anak. Sila po yung nakaalam ng Panginoon. Dalangin namin na dinggin niya po, Panginoon, yung prayer nila. We pray for Unica Retelo WFG Evangelistic Broadcast Ministries, Panginoon, ng mga kaibigan namin at pamilya, Freedom in Christ, iRadio, LA, AB Shares Podcast, HQT Podcast, na magamit nyo sila, Panginoon, para mas marami pa pong kaluluwa ang makakilala sa inyo. We pray for yung mga businesses, Panginoon, na pagpalain nyo rin, Panginoon, at patuloy nyo silang gamitin, Panginoon, para sa inyong kalawatian. Dalangin namin, Panginoon, ang comfort and peace sa mga taong nawala ng mahal nila sa buhay, sa mga taong nawala ng trabaho, nawala ng bahay, nawala ng dahil maaaring sa pandemic or disaster or violence, biktima ng injustices or magkaroon ng coronavirus. Dalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan nyo at pag-arugahan nyo sa mga kaluluwa na ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming simbahan ay
maging simbahan, Panginoon, na kayo po ang tinatangi at kayo po ang bida, Panginoon. Lagi naming maging hangarin na maiangat ang pangalan ninyo at wala nang ibang maiangat kundi kayo, Panginoon. Dalangin namin na magkaroon ng mga pagbabago ng puso, pagbabago ng buhay, at magamit nyo sila para ma-pay it forward, Panginoon, ang napakagandang ebanghelyo, Panginoon, dulot nyo sa mata, maraming tao. Panginoon, dadako kami sa aming private prayer, Panginoon. Nagpapasalamat kami at lahat ng aming pinalangin ay inyo nang pinakinggan. Yeah, ito po ay aming hinihiling sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan, dadako na tayo sa private prayer. So, i-off na natin ang ating camera at we will proceed to our private prayer. So, kung meron po kayong prayer request na hindi po nakita doon sa ano, maaaring kasama po yan sa private prayer. So, huwag po kayo maglala kung ano man po yun, ay siguradong ipapanalangin po namin. So, keep on coming. Lahat po ng prayer request nyo, ipadala nyo lang po sa ating LA Philnas Facebook po. Okay, God bless. Bye-bye.